sabihin mo sino mas pinag-usapan, sino mas kinatakutan talaga ng viewers dan. Iba kasi yung katapangan ni Ivy Aguas at iba rin yung nilaban ni Lily Cruz. Parang may kanya-kanyang moment po sila. Ang pinaka-biggest moment ni Ivy Aguas is yung wearing black wedding gown. Tapos si Lily Cruz naman, yung naka-gold siya. At sinabi naman ni Lily Cruz na indestructible siya. So parang sa akin po, hindi na ako dun sa kung sino yung mas minahal o sumikat. Pero nandun ako sa masaya ako na minahal at sinuportahan nila si Ivy. At sumasabay sila sa paglalaban ni Lily Cruz naman. So, yun po. So, ano masasabi mo? Kasi before Ivy talaga, may mga nag-wedding gown na nagsuot na black. Pero after nun, ang dami nang nagsumuran. May mga weddings na talagang black ang wedding gown. Lalo na abroad, ha? Yung mga Pinoy. Oo nga daw po. Meron akong aabanan by September. Black yung ano niya, nakuha niya yung idea na nagandaan siya sa eksena ni, ano, sa wedding ni Ivy Aguas. Opo. Yung kasi yung sa kay Ivy Aguas na black wedding gown po, kaya talaga naging black yung wedding gown niya kasi nagluluksa pa rin siya sa pagkawala ng nanay Carlota niya. And nag-usap po yung creatives, stylist, ako po na parang kami nila Direk Raymond and Direk Cathy nag-usap-usap na maganda nga akong black gown kasi nagluluksa ka pa until now. At yun yung revelation nun ni Arnaldo na siya yung pumatay. Yun, pero yung a-attendan niyo po, wala naman po, di ba? Wala naman, magaan naman po sana. Oo. Baka may pinag-uugutan siya na revelation. Pero bilang sabi nga ni Direk Ruel, iba na po ngayon, ang dami ng pagbabago, 2018 na. Yung parang hindi na talaga tulad ng dati na kung ano yung nakasanayan, yun lang. Ngayon, kung anong makita, like yan, yung wedding gown, black gown. Parang hindi mo naiisipin na parang wala na yung dati na dapat pagkasalan, naka-white ka lang. Ngayon, kung ano na yung gusto mong isuot, libre mo nang masusuot. Basta nandun yung freedom kung ano yung gusto mong isuot sa pinaka-special na araw mo. Kasi importante may love po sa araw ng wedding nyo. Yun naman yun eh, kahit anong color. In real life ba, anong gusto mo isuot na wedding gown? Anong kulay? Depende po sa mapapangasawa ko. Pero hindi ka mag-iitim, hindi ka mag-iitim. Malabo po ako mag-itim kasi parang gusto kong iwan yun kay Ivy Aguas. Yun po. Okay, si Ma'am Charo, may kino siya, tumalaw siya sa pictorial niyo. Ang cute. Ako ang tunay na Lily Cruz. Yes, ako. Oo, nakakaaliw. Tapos sabi mo, kailan siya mag-guess? Uh-huh. Nagkaroon ba kayo ng idea sa pagdalaw niya na i-guess si Ma'am Charo? May mga times po kasi na pag may big scenes po kami, nandun naman po, di ba, direct yung nag-uusap-usap kung sino yung mga pwedeng i-guest nga po. Kaya lang, dahil nga po sa araw-araw kaming nagtitaping halos, parang hindi po namin makuha yung schedule din po nila. Pero, alam ko open naman din po si Ma'am Charo. Opo, gusto rin niya, kaya lang busy rin po siya. So, hindi kaya dumalaw na lang po siya. So hindi mangyayari, wala, hindi kami masusurprise. Surprise po na lang. Hindi. Kung baka may chance surprise siya next week na mag-taping. Sana may time siya. Mukhang yan ang pasabog niya sa ending, hindi kaya? Hindi kaya. Ang lalo kasi yung use nung ano niya eh, yung pinost lang yun. Actually, parang nasa 200,000 views nga po ata yung ano. Eh kasi ang cute-cute ni Ma'am Charo noon, yun na po yung naka-red gown na po ako. Tapos sakto naka-red siya. Nasa kabilang studio lang po din ata siya noon eh. Tapos yun, kaya niya nasabi na ano, siya si Lily Cruz. Thank you, Ma'am. Thank you po. Pero ito,